Karaniwan itong problema ng mga kababaihan, lalo pa yung mga pabago-bago ang timbang. Pero meron kaming nakilalang lalaki na ito rin ang pinoproblema. Lalo pat ang sa kanya, napakaraming stretch marks na nagtutubig pa. Kahit lumalamig na ang panahon ngayon, ang 17 anyos na si Carl mula sa Consolacion, Cebu, init na init pa rin daw. Para siyang pinapasok ng mga tumubo sa kanyang parang lumulobong stretch marks. Meron sa kanyang tiyan, tagiliran, likod, hita, kahit pa sa maselang bahagi. Parang pinapasok ako ng uling, yung puwit ko, yung tiyan ko, umiyak nga ako nga eh. Sobrang init ang katawan ko. Kadalasang lumalabas ang stretch mark kapag biglaan ang pagtaba o pagpayat. Si Carl, payat daw talaga noon. Rumaraket sa pagmo-model hanggang naglabasan ang mga markang ito para maging komportable. Hindi raw siya gaanong nagsusuot ng pangitaas. Maluwag din ang kanyang mga pangibaba. Binigyan ako ng panyo ng malamig at binubuhos sa aking katawan. Limitado ang kilos ng binata. Sa lumang sofang ito, lagi siyang nakahiga, hirap bumangon at maglakad. Madalas ding nahihilo. Katunayan, habang ini-interview siya ng aming team. Nahihilo ako. Sakit ang ulo ko. Kaya hinayaan muna siyang magpahinga. Nitong Marso, nagsimula raw magsusuka si Carl. Kumakain ako ng sumbang alat tapos sumuka ng sumuka ako. Hindi ako nakatulog nga eh. Akala ko lang sa kinain kong kagabi ba. Ang unang diagnosis sa kanya, UTI o urinary tract infection. Antibiotic yung resita na gamot. Nawala naman ang suka ko. Makalipas ang ilang araw, ang mukha niya unti-unti na rin lumobo. Sabi ng doktor, allergy daw ako sa antibiotic. Tapos resita na naman ang pang-allergy sa mukha. Hanggang lumobo na rin ang kanyang tiyan at mga paa. Nawala yung paglobo. Tapos umalik naman yung lobo. Ilang beses na si Carl magpunta sa ospital, wala mang lunas ang sakit niya. Pagdating dito, lumulobo na naman. Hanggang unti-unti nang lumabas ang hinihinala niyang stretch marks. Pinabiyahin ko lang, parang wala lang. Hindi naman malalay, hindi nagdurugo. Ang mga simpleng marka, umumbok at nagtubig-tubig pa. Dahil sa sakit, napilitan si Carl na tumigil sa pag-aaral. Nahiya ako kasi malaki yung tiyan ko at mukha ko. Huminto na lang ako. Parang nawala lahat ng pangarap ko dahil sa sakit ko. You're all very sudden nang malaman namin na nanghingi daw ng tulong ang lola niya. Basically, hindi na nila kaya. Grabe na si Carl. Pati ang 7 taong gulang niyang kapatid na si Vita, natigil na rin. Mabigat sa akin. Kasi dahil sa akin, nag-stop siya. Naawa talaga ako. Pwede pa lang, meron akong sakit nga. Ako pa rin ang maghahatod. Pero hindi kaya sa aking katawan eh. Mabuti na lang at ang mga kaklase ni Carl, madalas siyang kamustahin at dalawin. Palagi kami bumubisita sa kanya. Nagkukwentuhan kami doon para mapasaya siya. Sabi nila, huwag ang suko. Ganyan sila. Doon na ako nakuhan. Saya lang ako kasi sa aking kondisyon. Mayroon pa na kung sa akin na mga kaibigan ko. Hindi nila ko pinabayaan. Pero ang numero unong umaalalay sa kanya, ang kanyang Lola Elsa. Si Lola Elsa ang naghahanda ng kanilang agahan.
Pagkatapos, papasok na ito sa daycare center ng kanilang barangay kung saan ito nagtuturo. Mahirap yung journal. Kasi nag-iisa na lang ako. Wala akong pera. Ilang rang honorarium ko sa barangay, 3,000 ra. Thank you, Lord. Kung magpunta ako sa daycare, maiwan ko yun. Magdali-dali akong punta dito. Pagbalik ni Lola Elsa ng tanghali at sa kanya aalalayan papunta sa banyo si Carl para paliguan. Sa pagtulog, hirap din siya. Kapag umiga ako, ramdaman ko yung tubig na tumatagos sa katawan ko. Biglang lumabas ang yung tubig. Hindi ako makatulog kasi lagi lang basa. Umiga na ako. Pagtapos, papagising ko, napuno ng yung planggana. Yung lumalabas na tubig, sa isang parte lang ba o sa iba't ibang parte? Isang parte lang ng katawan. Saan? Dito lang. Ba't dyan lang ba lumalabas? Dito yung katamaan niya, malaki yung ballpen. Para pigilan ang pagtagas ng tubig, tinatapalan ni Carl ng electrical tape at bulak ang kanyang mga sugat. Anong sabi ng lola mo? Hindi ko rin halagyan ng tape kasi may infection daw. Pero ayoko talaga. Halagyan ko talaga ng tape. Sa edad na 72, hindi pa rin makapagretiro si Lola Elsa. Siya lang daw kasi ang inaasahan ng kanyang mga apo. Nandiyan ako sa tawag-tawag natin na pre-departure area. Yun na. Na paano may tungkulin pa man ako sa kanila. Hanggang may buhay pa ko. Magtiis ko pa lang sa kanila. Nasuri lang ko kasi may sakit si Carl. Ang 3,000 piso niyang sweldo kada buwan, pilit niyang pinagkakasya sa kanilang tatlo. At kahit lumalabo na ang kanyang paningin, ni hindi niya magawang magpa-check up. Inuuna raw niya kasi ang mga gastusin para kay Carl. Malaki ang pasasalamat ni Carl sa kanyang lola na tumatayo nilang ama't ina. Simula pagkabata, siya na ang nag-alaga sa akin. Lumaki na lang ako, alaga sa kapatid ko, ina ko. Ang ina ni Carl na wala raw sa katinuan matapos siyang isilang. Nagbuntis siya ni Carl, iniwan siya, kaya nagkaganyan siya. Hindi ko maintindihan, parang bigla na lang kumagalit sa akin. Sinasaktan ako, pinahirapan ako. Natapon niya ako ng mga pera, mga pagkain sa mukha ko. Inintindi ko na lang. Ang kanyang ama naman, ni hindi nila nakilala. Sa mga pagkakataong sinasaktan daw si Carl, ang kanyang ina, si Lola Elsa, ang nagtatanggol sa kanya. During that time, parang iniwan na ako ng Diyos. Mawala ako, paano naman yung dalawa, yung ina niya, mentally ill man. Basta kaya na pa nakatawan ko, mag-service yun ako sa kanilang dalawa. Saka na yung tatlo anak, saka yung ina. Sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, pinipilit na lang daw nilang magpakatatag. Hanggang nitong Hulyo, si Carl, lumobong muli ang katawan. At sa pagkakataong ito, hindi na bumalik sa normal dahil na-diagnose siyang merong nephrotic syndrome. Ang nephrotic syndrome ay isang sakit sa kidney na kung saan ang salaan ng bato ay may defect. Lumalabas ang protein na dapat hindi lumalabas sa kidney. Hanggang lumala pa ang kanyang kalagayan at unti-unti na rin naubos ang kanilang pondo. Magpunta ako sa mga kaibigan ko, humiram ng pera. Hindi ako mahiya magpunta yung mga sa mga politik ko. May maawa naman sa akin. Nag-pray na lang ako. Lahat ng mga santos, tinawagan ko. Parang gusto ko nang sabihin sa kanya, tama na lang, nahihirapan ka na lang, dami ka ng utang. Sa Diyos na lang tayo kumakapit lah. Nagdesisyon silang sa bahay na lang ipagpatuloy ang pagpapagaling ni Carl. Parang mamamatay na ako sa hirap. Naisipan ko talaga na pumili ng kabaong, parang hindi na kaya sa sakit ko eh. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, bata ka pa. Marami pa kang araw sa buhay mo. Sabi ko nga, sana akin na yung sakit mo. Kasi hindi mo naman kaya niya. Sabi rin niya, huwag lula, sa akin lang po ito. Kasi matanda na kayo. Lumalaban talaga ako para sa lula ko, sa kapatid ko, sa ina ko.
Nitong nakaraang linggo, muling nagpakonsulta si Carl sa doktor. I was the doctor of Carl 3 months ago. Yung nephrotic syndrome, yes, matitreat. Sa case ni Carl kasi, sir, full dose na yung treatment niya ng steroids. Kaso lang, hindi siya nag-respond. Ngayon, ginagawa namin is chemotherapy. I think for Carl, it's best to do kidney biopsy. Yung marks ng skin niya, delikado yan pag nasusugatan. Na-overstretch yung skin, syempre, papasok yung bacteria. Then, magkakaroon siya ng infection. Ayon sa pedia nephrologist na si Doktora Maria Angeles Marbella, ang mga marka na tumubo sa katawan ni Carl. Stretch marks. Ito ay isa ring komplikasyon ng pangmatagalang pag-inom ng steroids at pangmatagalang pamamanas. Karaniwan pag matagal binibigay ang steroids at mataas ang dosage nito, nagkakaroon sila ng stretch marks. Hindi naman gaanong delikado unless ito ay magkaroon ng secondary infection. Wala siyang protein. So yung protein ang nag-hold ng fluid sa ugat niya. Pag nawala yung protein, lalabas yung protina. So will stay under the skin. So yun yung lumalabas sa kanya ngayon. Ang hindi niya alam. Thank you. Ang kanyang mga dating kaklase, may inihandang sorpresa. Nag-solicit kami, yung parang nag-ikot-ikot kami sa school namin, tapos nanghingi kami sa mga estudyante na kahit anong amount nga gusto nilang ibigay. Sa pag-uwi ni Carl, may maagang Christmas gift para sa kanya. Lola, may mga regalo po kami para po sa inyo po. Lola, isang buwang supply ng kanyang mga gamot. At vitamins para kay Lola Elsa. Maraming vitamins ka rin, Lola. Wow! Oh, maraming salamat sa inyo. Sobra nang bigay niyo sa akin. Maya-maya pa. Aba, may nangangaruling. Pero sa halip na humingi ng aginaldo. From Leo, Bak, huwag kang susuko, laban ka lang. I love you, Bak. Sila ang nagbigay nito kina Carl at Lola Elsa. Ako nalipas sa mga ko, kaya ako na nagmahal niya na pali-elain. Mayo ka rin. Sobrang saya po ako. Salamat sa inyo na minya po, iniwan. Ang malaimpyernong init daw na pakiramdam ngayon ni Carl dahil sa kanyang kondisyon, pilit niyang nilalabanan at wala siyang ibang pinanghuhugutan ng lakas kundi ang kanyang mga mahal sa buhay na nagpapadama naman sa kanya ng init ng pagmamahal.